guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay magpipick a card po muli tayo. Pumili na naman po kayo kung anong gusto niyo pong stone at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Nahati ko na po sa apat ang ating tarot card. Ito po ay number 1, Amethyst. Number 2, Rose Quartz. Number 3, Citrine. Number 4, Jade. Pumili na naman po kayo kung anong gusto nyo pong stone ayon po sa inyo pong mga napili at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, Amethyst. Sinasabi po dito ng ating tarot card na kung kayo man ay may pagtatalo ng inyong minamahal, sa ngayon ay hindi mo pa ito maaayos. Sinasabi po dito na hindi ka masaya sa buhay na pinagdadaanan mo sa ngayon. May matagal na kayong pag-aalita ng inyong minamahal. Ang problema nyo pong matindi sa ngayon ay usaping pang-pinansyal. Sinasabi po dito ng ating tarot card na mag-iingat ka dahil maaari kang magkaroon ng karamdaman or ngayong araw na ito ay masama ang iyong panlasa. Sinasabi po dito na maaari kayong mag-away ng inyong minamahal at dito sa babae magsisimula ang inyong awayan. Sinasabi po dito na kayo daw po ay merong hindi pagkakasunduan nga ng inyong minamahal ngayong araw na ito. Sinasabi rin po dito na maaaring may maligaw po sa iyo na isang may edad na at ang lalaking ito ay may pera, may kakayahan siya na buhayin ka. Ayan, at maaaring ito na ang maging forever ninyo. Sasabi po dito, ang matagal ng pinag-aawayan tungkol sa usapin ng pampinansyal ay unti-unting magbabago. At aayon na sa inyo daw po ang inyong kapalaran. Sinasabi po dito na ito po ay malapit ng maganap. Sinasabi po dito na ikaw daw po hindi nakakalimot tumawag sa Panginoon, kaya kahit anong suliranin na pinagdadaanan ay kaya mong lampasan. Yan, yan ang sinasabi ng ating number 1, pick a card. Number 2. Sinasabi po dito ng ating tarot card na kayo daw po ng inyong pamilya ay sobrang gulo. Lagi-lagi daw po kayong nag-aaway. Yan. Hindi pagkakasunduan ng isang pamilya ang nagaganap. Magkakaroon daw po kayo ng pera. Yan, may paparating. Sinasabi po dito na kung kayo daw po ay nag-a-apply ng trabaho, sa ngayon ay hindi pa kayo makakahanap ng trabaho. Sinasabi po dito na may paparating na pera at pag-iisipan ng paggastos dahil maaaring ito ay maubos kagad. Sinasabi po dito na ikaw daw po pala ay fighter, kaya kahit anong suliranin na pinagdadaanan ay kaya mong lampasan. Sinasabi rin po dito na ating tarot card na sa ngayon ay searching ka kung paano malulutas ang mga suliranin ninyong pinagdadaan ng mag-asawa. Ito po ay tungkol sa usapin ng pampinansyal. Kung kayo daw po ay nagkakaroon ng pera, ay ubos din ang ubos ang inyong pera. Ayan, yan ang sinasabi ng ating number 2, pick a card. Number 3, Citrine. Sinasabi po dito ng ating tarot card na isang magandang kapalaran na nang-iintay daw po sa inyo. Sinasabi po dito na may balita tungkol sa pera at ito ay magandang balita. Ayan, magkakaroon po kayo ng malaking halagang pera. Sinasabi po dito na maaari may manligaw sa iyo na bata-bata at possible may gusto talaga siya sa iyo. Ayan, sinasabi po dito na maaaring ito ay maging forever mo na.
Sasabi po dito na iwasan ng isang babaeng may edad dahil maaaring siya ay inyong makaaway. At ang pag-aaway na ito ay medyo matatagalan or ang pangyayaring ito na may nakaaway na kayo at matagal na itong nagaganap sa inyo. Sinasabi rin po dito na kung kayo daw po ay naghahanap ng trabaho, maaaring hindi pa kayo makahanap sa ngayon. Sinasabi rin po dito na iwasan daw po ang mga bad influence. Ayan, possible po yan, yung bad influence na to ay mga barkada. Ayan, na siyang dahilan kung bakit kayo lagi nag-aaway mag-asawa. Sinasabi po dito na may paparating sa inyo malaking halagang pera. Na dati ay problema ninyo, ngayon ay hindi na. Pagkakasunduan ng mag-asawa ang magaganap. Wheel of Fortune, ito po ay hindi daw laging ganyan ang inyong pamumuhay. Maaaring kayo ngayon ay, kumbaga in short, ay mahirap. Soon kayo naman ay yayaman. Bilog daw po ang mundo at iikot na yan, malapit na. Ayan ang sinasabi ng ating number 3 tarot card. Number 4. Yan. Sinasabi po dito na may paparating na balita mula sa inyong minamahal at ang balitang ito ay magandang balita. Tungkol po ito sa pera. Kung kayo daw po ay magkakaroon ng pera, pag-iisipang mabuti ang paggastos dahil maaaring ito ay maubos kaagad. Sinasabi po dito na problemado daw po kayo sa inyong mga anak. Sinasabi rin po dito na isang magandang kapalaran na nag-iintay daw po sa inyo. Pagbabago ng inyong buhay. Ayan, malapit na po itong maganap. Laging pag-aaway ng mag-asawa na marireverse. Hindi na po, kumbaga, pagkakasunduan ang magaganap sa inyo. Nakaranas daw po kayo ng munti ka nang magkahiwalay pero in the end ay kayo pa rin. May maniligaw daw po sa inyo na nasa middle age pero huwag nyo itong sasagutin dahil maaaring ito ay huwad na pagmamahalang iuukol sa inyo. Kasakitan lang na kalooban ang magaganap. Sinasabi po dito na ating tarot card na kung ikaw ay may nililigawan or meron kang matatagpuan na isang magandang babae at maaaring ito ay inyong ligawan at sagutin kayo at maaaring ito ng iyong forever. Katahimikan daw ang kakulangan ng inyong pamilya kasi lagi daw nag-aaway. Kumbaga parang magulo ang inyong pamilya. Kakulangan sa pampinansyal ang dahilan lagi ng inyong pag-aaway. Yan ang pick a card natin for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!